Afternoon, Star Kada natin dyan, mga katinga, mga kabibim. Ito na naman po si M1 Star Danny TV. Ayan. Welcome back to our channel. Guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, ayan. Mag-subscribe ka na po. Nandiyan po ang subscribe button. At huwag mo rin kalimutang i-hit yung bell icon. I-turn on mo po yan. Para lagi ka pong ma-update pag may bago akong video na i-upload at pag may live stream po ako. So ito guys, itopic lang natin itong Angat Buhay NGO issue. kung saan doon sa mga pinamigay ng DSWD ay doon sa Ipugaw po, no? Kasi nagkaroon ng mudslide doon and itong ayuda ng DSWD kasi ay napicturan at ito ay kumalat dahil merong nandun din yung angat buhay ng dating Vice President na si Lene Robredo, no? So pinicturan po yon kung kumbaga eh lahat ng ayuda na natanggap niya ay pinagpapatong-patong at pinicturan. Pero ito guys, mapapanood natin sa video na ito ang explanation ni Secretary Erwin Tolpo. Kasi bawal na bawal nga daw yung idadaan sa NGO yung ayuda ng gobyerno. Dapat daw direct po yan sa mga tao. So after po ng ilang segundo na intro ay mapapanood po natin ang explanation ni Secretary Erwin Tolpo dito sa Angat Buhay NGO issue. Ayan, so, tara guys, panoorin na po natin. Pinaimbestigahan ko. I saw the picture also sa inquirer.net na mga boxes ng DSWD, food packs, may mga nakapatong na mga galing sa Angat Buhay, may mga hosts pa nga doon, may mga supot-supot. Tapos, nakita ko naman, in fairness, na galing sa truck, so on the side ng mga tatlong larawan. So, pinaimbestigahan ko sa regional director namin. And, after 4 hours, the regional director came back to me, sir, hindi po natin warehouse yan. Warehouse na po yan ng Ipugaw ng LGU. Nilagay po natin, di po ba, may instruction kayo na i-preposition. So, nilagay niya na po dyan sa warehouse niya. Eh, wala po siyang mapaglagay ng iba. So, yung iba pang mga donations, doon niya na rin sinasama. So, hindi lang daw Angat Buhay ang meron siya doon. May mga iba pa na mga residente o mga locals na nag-donate. Pero yun nga lang, nakasama doon kasi pinatong. Tapos yung litrato na kinuha, kinunan as a whole na nakunan yung mga DSWD boxes. Pero no, bawal yun eh. Yung DSWD is from the government. Tapos ibibigay mo sa NGO para ibigay sa mga tao. The case is, ang SOP galing sa government, i-direct mo sa tao through the local government units. Bawal na bawal, sir, yung ayuda ibigay sa NGO. Of course, I mean, it's not supposed to be like that, eh. Ang role ng NGO, kung sakali mag-volunteer siya na, Secretary, meron akong speedboat, kailangan mong dalhin sa island na yun, wala kang speedboat, sige po, paggamit ko po itong speedboat ko, o paggamit ko itong lancha ko, o paggamit ko itong aeroplano or truck, 4x4, hindi po kayo makatamid sa bundok. Isakay mo po din sa truck ko para mairating ko doon. Yun po pwede. Pero yung, ito yung ayuda, ikaw na mag-distribute. That's not the case. That shouldn't be. So, ayun na nga guys. Inyo pong napanood yung video na explanation ni Secretary Erwin Tolpo. Ano? Siya po yung secretary ng DSWD. So, kayo na pong bahala. Ano? Kung ano man yung magiging komento nyo dito sa video ito, basta po ang gobyerno ay
tumutulong po yan directly sa mga tao. At wag na pong idaan sa NGO, kasi dapat ang NGO, kung sakali man na hindi man makarating yung ayuda dun sa tao o kadayunan, no, eh kailangan magpahiram mun, magpahiram siya, mag-volunteer siya magpahiram ng sasakyan o etc. Pero yung itatambak yung doon sa warehouse niya, yung galing sa ayuda ng gobyerno, which is hindi po yun tama. So narinig po natin yun sa explanation ni Secretary Erwin Tumpo. So ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video ito, ay pwede yung makahingi po ng thumbs up, no? Then pakishare na rin itong video, at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe at hit yung bell notification para lagi po kayong update pag may bago akong video na yan. So thank you so much and God bless all. Bye-bye. Comment po.